Magandang hapon, mga kapatid. It's been a while na tayo po ay nagkita-kita sa digital online service natin. And it's my privilege once again to share the Word of God today, araw ng Biyernes, first Friday of March. It's March 5 ngayon. Kaya ako'y natutuwa dahil isa na namang bagong serye ang ating pag-uusapan. So, I'm going to share to you a series called Having the Right Attitude. Yan. So, kinakailangan po na magkaroon tayo ng tamang attitude, lalong-lalo na po sa panahong ito. Hanggang ngayon, tayo po ay nakakaranas po ng mga unprecedented situation in our lives. At dito po sa paligid po natin, nakakaranas po tayo ng ito pong crisis na to. Hanggang ngayon ay laganap pa din. Hanggang dito, nararanasan po natin. Naka-lockdown pa rin po ang buong Ontario, Canada. No? At hopefully this coming March 8 ay mag-end na. Pag-pray po ninyo, nang sa ganun maumpisa na po ang gawain dito. Ngunit dyan po, sa UAE, I heard na hindi pa magkakaroon ng physical church. Lalong-lalo na po sa bilang natin. No, napakadami po natin sa church. At I just want to give you an update kung ano po yung nangyayari ngayon sa ating pong church. Marami na pong umuwi. Maraming nag-ibang bayan. Maraming bumalik sa bansa. At meron din pong mga hindi naging active, lalo na po sa panahon ng pandemya. No, sa mga kinauukulan at sa mga kapatid nating nawawala dyan, nananawagan po ako, saan ka man naroroon, I pray na magparamdam ka naman. Amen. Kaya yung mga ka-cellmates po ninyo, yung mga ka-churchmates natin, kayong mga cell leader, hanapin po ninyo sila. Kasi, no, we miss them. We really miss you, brethren. So, ito lang po ang pwede natin gawin ngayon, mag-online. It's an opportunity for us to share the Word of God. And even me, as I reside here, ay nakakapagpadala po ako ng mensahe sa inyo kahit malayo. So, it's an LDR, no? Long Drive Relationship, Long Distance Relationship as your pastor. No, praise God. Kahit po hindi maganda yung mga nangyayari sa paligid natin, I can see na meron din pong advantage kasi I still can share the Word of God to all of you. Kapag nagkaroon na kayo ng physical church, hindi na po ako makakapag-preach sa inyo, no? Madalang na po. Kaya I hope na samantalahin natin yung panahong ito. Pero in God's time ay makakadalaw ulit ako diyan sa UA once na nagbukas na po ang lahat. So hi po sa ating JRFIM Abu Dhabi, JRFIM Sharjah, and JRFIM of course sa Dubai, ang ating main UAE church. Okay? So handa na po ba kayo na makinig ng kanyang salita? Hindi ko kayo mababati lahat. At limitado po yung time natin. Salamat sa mga praise and worship, sa inyong napakaganda na set o na line up. No, ang ganda po nung yung you are the champion. Amen. God created a champion in us. At ayaw niya na mabigo ang Diyos sa buhay natin. Gusto niya magtagumpay siya sa buhay natin. Okay? Praise God. Anointed song. Amen. Anointed praise and worship team, of course. And let's pray. Let's bow down our heads and let's invite the Holy Spirit. Lord, thank you so much for this wonderful afternoon that we are able once again to hear your word so that faith will arise sa aming mga buhay. Dalangin ko po na sa aming pag-uusapan ngayong gabi ay i-anoint po ninyo ito at magbigay ng Lord tamang perspektibo. And Lord God, transform the lives of your people tonight in our midst. Use me as your servant alone in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Shall we clap our hands for God? Come on!
the best clap, the best shout, hallelujah! Woo! Tagal na tayong hindi nakakasigaw, tagal na tayong hindi nakakasayaw, no? Pero isang araw, hindi permanente ang lahat ng ito, mga kapatid. No? Hindi permanente ang lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon. No? At isang araw, who knows, next month or the next 2 months, ay magsasama-sama tayong muli sa physical church. Okay, so open your Bible and let's read Philippians chapter 4, verses 4 to 8. Philippians chapter 4, verses 4 to 8. Let's read. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be made known to all men. The Lord is at hand. Sino dito naniniwala na malapit nang dumating si Jesus? Amen? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, the shalom peace, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble or honorable, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things or think of on these things. Amen. So, ang isi-share ko po sa inyo is this is the part 1. Probably this will be part until part 3. No, kasi napakaganda ho ma-develop po sa atin yung tinatawag nating right attitude. Amen. Biblical attitude. So, the title of the message is Having a Right Attitude. Amen. So, ano ba ibig sabihin ng attitude? Attitude is a settled way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is reflected in one's person's or in a person's behavior. So, ang attitude po ay yung laman ng isipan niya at laman ng damdamin niya na nakasettle na, okay, about someone or something. At ito po ay magre-reflect sa behavior, dun sa kilos, sa salita, sa action, sa galaw. No, lalabas yan. Yung attitude mo ay lalabas. Okay? Now, attitude also is the opinion or the method by which one approaches a given situation. Okay? It is the opinion. Ano yung opinion? Okay, what is the difference between opinion and conclusion? Okay? Conclusion, no, buksan mo. Tapos, kung opinion, pumasok ka na kasi open na yun. Opinion, okay? So, halos pareho lang po yan, yung conclusion at saka opinion. Okay, joke lang yun, ha? Okay? So, attitude is the opinion or the method by which one approaches. Kung ano yung approach niya, kung ano yung reaction niya, ano yung respond niya, dun sa situation. No? Amen. Kung ano yung nangyayari sa paligid natin, kung ano yung nangyayari sa kanyang opisina, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, ano ba yung approach mo? Ano ba yung respond mo? Ano ba yung action mo na gagawin? Ano yung sasabihin mo? Ano yung ikikilos mo? Dapat mong ikilos. Yan po yung attitude. So, marami pong mga Kristiyano, minsan dyan bumabagsak. Dyan sa attitude. Nagkakaroon po tayo ng attitude problem. Habang tayo po ay namumuhay bilang mananampalataya, bilang disipulo, dyan po tayo tinitignan. Dyan po tayo pinapanood ng mga unbelievers, ng mga loved ones natin, ng mga office mate natin, pati boss natin, pati mga kaplatmates natin. No? Madadala ba natin sila sa Diyos?
ma-invite ba natin sila sa church? Ma-invite ba natin silang manood? Kung ikaw mismo, no? Ang nakikita sa buhay mo ay hindi magandang attitude. Kaya nga kinakailangan, mga kapatid, na matutuhan natin kung ano yung dapat na attitude ng isang follower ng Panginoong Jesus. So, the Bible teaches us, okay, 5 attitudes. Okay? According dito po sa binasa natin sa Philippians, no, chapter 4, verse 4 to 8. Amen. But before that, before nating talakayin yan, ano ba yung difference ng attitude at saka character? Dito minsan nagkakatalo. Dito minsan nagkakaroon ng confusion. At kapag nagkaroon ng confusion, no, mahirap maunawaan at mahirap mabago ang isang Kristiyano kung hindi niya alam ang ibig sabihin ng character at ng attitude. Magkaiba po yan. Naunawaan ninyo? Okay. Character is, sa Tagalog, ito yung pagkatao mo. Samantalang ang attitude naman ay ito yung pag-uugali ng isang tao. Okay. So, character, ito po yung mga na-develop na ugali o na-develop na attitude. At sa haba ng panahon, dahil yun parati ang attitude niya, yun ang naging pagkatao niya. Naunawaan ninyo? Samantalang yung ugali naman, it can change. Pwede namang mabago agad yun. No? Pero itong character na ito, it takes years. Actually, it takes miracle to change the character of a person. Lalo na kapag hindi maganda ang character ng isang tao. So, mahirap po yun. Ano? Amen. Kaya dyan po tayo minsan no, nagkakaroon ng problema. Bakit? Kasi hindi natin alam itong difference nila. Okay? Now, the difference between character and attitude. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang kayang magbago ng character mo. Amen? Kailangan mo ng pagsama ng Diyos. Kailangan mo ng himala ng Panginoon para mabago yung pagkatao mo. Kasi, ang pagkatao, no, yan po ay, sabi ko nga sa inyo kanina, na yan po ay hininog na ng panahon yan sa buhay mo. Yan na yung nakagisnan mo. Yan na yung parati mong pinag-uugali. Okay? Kaya mas deeper yon, mas malalim po yung gagawin na pagbabago doon. Kaya ang Diyos lamang. Di ba? Nakakita po tayo ng mga himala na ginawa ng Diyos. Bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo. No? Mga matitinding himala po ito. But the greatest miracle is a life transformed and changed. Ang isang buhay na bago. Yung isang pagkatao ng isang tao mabago. Okay? Amen. Amen. Ano ba yung mga pagkatao na binabanggit natin? Ba't parang, Pastor, masyadong seryoso yata yan? Oo. Kasi yung pagkatao mo, nandyan yung pagiging, kasi kami dati, ano? O, ako dati ay mabisyo. Yan. So, bata pa lang ako, amen, marami na akong bisyo. Tapos, pagiging sinungaling, yan, mga, pag, ano yan, mga, hindi lang ugali basta yan eh, kundi yan ay naging pagkatao mo na, sinungaling, babaero, ano pa, mainitin ang ulo, yan, madamot, kuripot, magnanakaw, kupitero, kupitera, okay, mandaraya, mandarambong, manluloko. No? Yan mga pagkatao na yan. Ano pa? Name it. Ano pa? Mga pagkatao, mga buhay na hindi nakakalugod sa Diyos. At ito'y taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng yan ay ang Diyos lamang ang makakapagpabago niyan. Amen? Amen? Kasi yung iniisip ng iba ganito eh,
Ang tagal-tagal naman akong baguhin ng Diyos. Ang tagal-tagal naman baguhin ni Lord yung buhay ko. Sa actually, binago ka na, tinan mo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, I will read from the Passion Translation. Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. So, lahat daw po ng related sa luma mong pamumuhay, luma mong pagkatao, lahat po ay bago na. Okay? Lahat yan ay nawala na, yung luma. May bago na. Behold, everything is fresh and new. So, ang pagkatao natin, mga kapatid, nung tayo nakipag-isa na kay Kristo, ay napalitan na. No? Kaya nga tayo ngayon ay isa ng bagong nilalang. O, let's say, bagong pagkatao na meron tayo. Kaya ako nung na-born again ako, bakit kaya sabi ko, Lord, ang bilis kong naisuko yung bisyo ko. Lord, ang bilis kong naisuko yung pagiging malaswa ko, Panginoon, yung aking mga panluloko at yung pagiging sinungaling, mainitin ang ulo. No? Kasi, the moment ako'y naging Kristiyano, the moment ang isang tao naging Kristiyano, may bagong pagkatao na siya kay Kristo. Isa na siyang bagong nilalang. Yung spirit niya, kaya nga spirit na patay, na buhay, so born again spirit. Yung born again spirit natin, diyan dinaan ni Lord lahat ng karakter ng Panginoong Jesus. Diyan dinaan ni Lord lahat ng bunga ng banal na espiritu, di ba? Na-share ko sa inyo yan. Lahat ng pag-ibig, pagtsatsaga, ang pagiging mabait, mabuti, at maawain, yung mapagpapigil, mapagpigil sa sarili, lahat yan. Do itinaloy ng Diyos yan sa bago mong katauhan. So kaya huwag mo sasabihin, Pastor, kung kilala mo lang ako, yung aking pinagmulan, aking kinalakhan, aking pagkatao, wala na yun, tapos na yun. Pastor, makasalanan ako. Pastor, lahi kami ng mga manluloko, lahi kami ng mga ganito, lahi kami ng mga ganyan. No, tapos na yun. Isa ka ng bago na nilalang ng Diyos. Amen. Yung lumang ikaw kasama ng ipinako sa cross ni Kristo Jesus. Yan ang katotohanan. So, yung iba, hindi nila maunawaan eh. Isa na tayong bagong nilalang. O ito, dito na papasok yung attitude. Saan yan, Pastor? Basahin mo, buksan natin sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2 ng New King James. Okay, dito naman tayo sa ugali. Okay? Sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, dyan po tayo papasok. So, sa Diyos, siya po magbabago ng ating buhay, pero yung pag-uugali, yung takbo ng kaisipan, di ba? Yung sabi ko sa inyo kanina, the attitude is all about the mind. Amen? It's all about a settled way of thinking and feeling. Or feeling, tapos opinion. So yung sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, magta-transform ang buhay mo kapag binago mo ang isip mo. I will repeat. Magbabago ng tuluyan ang buhay mo kapag binago mo ang takbo ng iyong kaisipan. So ang problema pala ng isang Kristiyano ay pinipilit niyang baguhin ang kanyang pagkatao at pinapawalang, di ba, hindi niya pinapansin ang kanyang mga pag-uugali. No? Ang Kristiyano ay pilit na pilit na gusto niyang baguhin ang kanyang sarili, gusto niyang baguhin ang buhay niya, samantalang binago na ni Lord yan. Ang gagawin mo na lamang, palitan mo, baguhin mo ang iyong pag-uugali, ang iyong kaisipan, kasi dito nag-uumpisa. The moment na may inisip ka
na moment na may naramdaman ka, no? Kapag ikaw ay nag-react, nag-respond ng mali, at lalabas ang behavior mo, lalabas ang action mo, yun yung mga ugaling lumalabas. Pansinin ninyo. Kaya minsan may mga Kristiyano, ba't kaya pastor, ang sama ng ugali niya. Kahit leader, kahit Kristiyano na, leader na, matagal na, ang sama pa rin ang ugali niya. Alam mo, sa totoo lang, yung taong yon, binago na ni Lord ang buhay niya. Pero, pinipilit niyang baguhin ang buhay niya, samantalang binago na ni Lord, ang ngayon, hindi niya pinapansin yung kanyang ugali. So, kasi kapag yung ugali mo, hindi mo nabantayan, no? Yung attitude na yan, kapag hindi mo napino, hindi mo na nabantayan, hindi mo inilabas yung tamang attitude, hindi mo ginawa yung sinasabi ng salita ng Diyos, diyan tayo nagkakaroon ng problema. At magiging character na naman yan. No, babalik ka na naman sa lumang pagkatao mo. No? Kaya parang, pastor, bakit parang ang buhay ko ay hindi maayos, parang bumabalik ako sa dati ko, kasi hindi mo nababantayan yung ugali mo. Yung ugali mo, baby. No? Kaya ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin ng mga dapat na ugaliin natin, dapat na attitude natin. Naunawa ninyo? Nililinaw ko lamang sa inyo to, ha? Kasi maaaring nabasa nyo na to, maaaring nakikita nyo to, maaaring tinuturo sa inyo ito ng inyong mga cell leader o may mga pastors tayo nagpipreach nito, pero kailangan mong ma-differentiate between character and attitude. Attitude is our part, character is God's part. Attitude is man's part. Okay? So, I will just give you 3 points. Tatlong points lang. Unahin muna natin ito, no? Bigyan ko kayo ng 3 truths about our attitude. Okay. No? At mamaya bibigay ko sa inyo yung 5 attitudes. Okay? 5 attitudes na dapat nating i-possess. Pero truths muna about your attitude. Number one truth about your attitude. Okay? Your attitude is a choice. Pinipili yan. Sabi ni Joel Osteen, choosing to be positive and having a grateful attitude is going to determine how you're going to live your life. So, pag pinili mo daw ang positibo at ang pagiging mapagpasalamat na attitude, ito po ang magdi-determine, ito po ang mag-shape ng buhay mo. At ito ang klaseng, kaya nga, ang igsi ng buhay natin, kailangang ipamuhay natin ng tama. Yun ang sinasabi ni Joel Osteen. Okay? Eh, yung hinaharbor mong sama ng loob, yung tampo-tamporitis na yan, no? Yung mga hindi pagpapatawad na yan, kaya mong gawin yan eh. Ugali yan eh. Ngayon, kailangan mo pumpiliin na magpatawad. Kailangan mo piliin na mag-release, makipagbati, makipag-ayos. Kailangan mong gumawa ng paraan para, no, ma-enjoy mong buhay mo. Kasi maraming mga tao hindi ma-enjoy ang buhay. Okay? Why? Because hindi nila binabantayan yung attitude nila. At mali ang choices nila. No? Pinipili nila yung bad attitude. The truth is, mga kapatid, nais ni Lord, kapag may nangyayari sa iyong paligid, gusto niya ikaw ay thermostat, hindi temperature. Ano bang kaiba ng thermostat sa temperature? Ang temperature, pangkilikili yan. Amen? No? Huwag kang pangkilikili, kapatid. Ikaw ay thermostat. Ang thermostat, nilagay mo sa mainit, no? Ilagay mo ang thermostat sa mainit, gagawin niyang malamig. Ilagay mo sa malamig, gagawin niyang mainit. It changes the atmosphere.
Okay? So ganyan po ang isang Kristiyano. Ganyan ang isang leader dapat. Ini-impluwensyahan niya, hindi siya yung nagpa-impluwensya sa kanyang paligid. He has the choice. You have the choice. Okay, mark this, ha? Okay? Number two, you have the choice. Number two, your attitude determines your action. Kaya kung anong attitude mo, yun ang pinili mo, yun din ang ikikilos mo. Life is 10% of what happens to you and 90% is how you react to it. Ganyan ang buhay natin. Kapag ikaw, no, ay nakaranas ng mga pagsubok, problema sa buhay, 10% lamang yan, mga kapatid. Yung mga nangyayari sa iyong paligid, nawalan ka ng trabaho, no? Nawalan ka ng pera, namatayan ka, nagkasakit ka, 10% lamang yan. Pero yung other 90%, yan ang kabuuan ng buhay mo, no? Yan ay yung reaction mo, yung attitude mo, kung anong respond mo. Amen? Amen? Okay. Number three, no? Having the right attitude always gets good results. Kapag pinili mo yung magandang attitude, amen? Tapos, ang attitude na ito ay inilabas mo, naging action, maganda yung action mo, maganda yung respond mo, maganda yung attitude mo sa situation, okay? It will bring good results sa iyong buhay. Magkakaroon ng magandang result. Amen? Okay. So, ano ba yung mga attitude na dapat nating i-possess? Basahin mo muli natin yun. Balikan natin yung text natin. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Verse 4 yan. Again, I will say rejoice. Number one attitude na kailangan mo na i-possess at kailangan mong i-release. At ito'y magkakaroon ng good results sa iyong buhay. Number one is to rejoice in the Lord always. Ikaw daw ay maging masayahin, no, sa lahat ng panahon. I'm not saying na parati kang tawa ng tawa. Hindi ko sinaming ganun. No, kung tawa ka ng tawa, wala ka namang dahilan, ano, baka baliw ka na. No, baka nagda-drugs ka, kapatid. No, para kang timang. No, hindi ganun. I'm not saying here na tawa lang ng tawa na walang dahilan. Tumawa ka na may dahilan. At huwag kang please tatawa na mag-isa sa train. Makapagkama lang kang may kuliling ka. So, mga kapatid, parati ka dapat masaya. Parati ka dapat nakangiti kasi nakakahawa. Tinan mo yung nakabusangot. Pag nakita mo, hakahawa. Diba? Pero kapag nakita mo yung isang nakangiti, try mo lang. Ngitian yung katabi mo sa train. Ngitian mo. Ngingitian ka rin niya. Kaya lang, hindi mo mapapansin kasi nakamask kayong dalawa. Amen? Sa mata na lang, sa mata. Kapag medyo ngumiti yung mata niya, alam mo lang ngumingiti. Ano? Amen? Hirap, ano? Hirap sa pandemic. Hindi mo alam kung ngumingiti o nakasimangot. Pero, it's nice to develop this kind of attitude to rejoice in the Lord. Kaya ka nagre-rejoice, hindi dahil sa, Pastor, kahit na pangit yung nangyari sa buhay ko, magre-rejoice pa rin ako. Yes, alang-alang sa Diyos. Rejoice, sabi ng Bible, in the Lord. Diba? Always find ways how to be happy in the Lord. Rejoice in the Lord meaning kahit may problema ka, magsaya ka kasi may Diyos ka. Kahit wala kang pera, magsaya ka kasi God will provide. Kahit wala kang jowa, at least may Jehovah ka, may Lord ka, no? May Jehovah Jireh ka na magpo-provide sa iyo balang araw. Amen? Are you still with me? No, laugh at all times. Enjoy life.
No? Tumawa ka sa iyong pagkakamali, tawanan mo ang mga bagay-bagay, hindi yung parati kang nakabusangot, nakasimangot. Oh, pastor, sino ba naman ang hindi sasaya sa mga nangyayari ngayon? Dapat seryoso tayo. Dapat tayo ngayon na talagang, ay nako, nakakabigat lang yan sa buhay. Gusto mong gumaan ang buhay mo, umiti ka, tumawa ka. Ikaw ay maging masaya parate. At hindi ko ito sinasabi kasi dinideny mo ang situation mo. Sinasabi ko ito kasi sinasabi ng Diyos ito na kailangan mong ma-develop itong ganitong aura. Pagiging masaya. Tignan mo, kapag napansin niya ng kapwa mo, choice mo to eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Three truths. Ito, choice mong maging masaya. Pipiliin mong maging masaya. No? Try your best to be happy all the time. Try your best to rejoice in the Lord always. And I say, rejoice! No? Hindi ko sinabing mag-rejoice ka ng shampoo. Parang yung mga umaawit sa probinsya nung araw, eh, nakarelay pa sa radyo yan. So, nakikinig ho sila sa radyo at siyempre, magpapa-praise and worship yan. Yun lang ang kanilang basihan. Nung lyrics, wala pang internet nung araw. No? Masyadong mahal ang tapes at tapes para ikaw ay magkaroon ng sariling lyrics. So, nakarelay lang sila sa isang Christian station. No? The Lord reigns. The Lord reigns. Ano yun? Yung susunod? Let all rejoice. Let us all rejoice. Let us all rejoice. Let the people be glad. Eh, kanta niya na yan. Doon mo eh. Eh, dun sa probinsya, no? Kinakapan nila yung kanta. Dolores. Dolores. Kaya na nagpa-awit yung song leader ng Pride nung Sunday. Dolores. Dolores. Pa-rejoice, rejoice. Pa-rejoice, rejoice. Grabe, ako lang tumatawa rito. Tumawa na kayo. Okay, naka-simultaneous pala tayo sa YouTube at saka sa Facebook, ha? Oh, kaya si Pastor Jan, parating nagpapatawa kahit walang nakakatawa. Alam nyo, iba pa rin yung mag-preach na may tumatawa na audience, eh. Habang pinapanood ko yung mga preaching ko nung araw sa YouTube, no? At tapos naka-focus pa yung mga tao doon. Tapos makikita mo yung mga tawa nila, yung mga reaction nila, nakakagana, no? Eh, pero kailangan ko talaga, choice ko talagang maging masaya parate, kahit nagpipreach. Amen. Eh, yung isa pa, no? Ano yung kantang yun? Si Bishop Arnold to eh, nagsabi. Ano na ba yun? Yung unto Jesus na strength majesty worship your man. Narinig nila sa radyo. Tinugtog nila nung Sunday sa church. Kinapalang nung gitarista. Oh, pinawit niya, mga kapatid, tayo umawit. Magic tree, dang 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 dang, worship his magic tree, Uncle Jesus. Uncle Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Doon naman sa nagmission ako doon sa ano, Apari noong araw. Noong ako youth pastor pa, nagmission kami. Mission kami, tapos nagpaawit yung yung song leader. Dahil nga sa dulo ng ano yun eh, sa pinaka hilaga na yung pinaka dulo ng Apare na malapit na sa Batanes. Eh talagang wala pang internet nung araw, ano? 20 years ago. So nagpatugtog yung song leader, yung gitarista, siya na rin song leader. Awitin natin to. Call upon the name of the Lord. A, B, C. Eh, kasi islang si Darlene Sheik. Akala niya yung and be saved, A, B, C. Call upon the name of the Lord. A, B, C. Here I am to worship. Here I am to bow down. Hallelujah. So rejoice always. Amen. Magsaya ka kapatid.
Huwag kang malungkot. Marating masaya. Ang Biblia ang nagsasabi. Magandang attitude ito. I-develop mo ito. Okay? Pagiging masayahin. Number two. Anong sabi niya? Sabi niya sa verse. Okay? Let your gentleness be known to all men. So, anong tinuturo ng Biblia? Be gentle. Sabi mo nga sa yung katabi, be gentle. Sa ibang translation, be considerate. Okay? Sa, may nabasa ako ito, ang ganda ng aking share lang sa inyo. Give others the same treatment that you would like to receive from them. Be tactful. Alam mo yung tactful, saying things without offending. Yung hindi ka nag-o-offend. Avoid unnecessary hurting any person's sentiments by undue harshness. Kasi minsan tayo kapag Kristiyano na tayo, no, lalo na pag preacher ka, minsan basta may preach ka lang tapos patama parate. No, patama kasi nakikita mo parang you're holier than thou, kaya ang tapang-tapang magsalita. Magsisi na kayo, magbago na kayo, kayong mga malalaswa, kayong mga bading, mga tomboy, sa impyerno kayo pupunta. Oh, grabe. Ang sakit magsalita ni pastor. Amen. Amen. Some people brag about being brutally honest. Yan yung sasabi ko. No? They take more pleasure in the brutality than the honesty. Kaya brutally honest. Mas brutal sila kaysa honest. No? You can be sure that the recipient of your brutality will leave no stone unturned in returning you the same treatment. So isang araw, isang araw, ikaw din ang makakaranas niyan. No? I-judge ka rin. No? Iti-treat ka rin kung anong treatment mo sa kanila. Kung ikaw masakit magsalita isang araw, may mga masasakit na salita rin darating sa iyo. Kaya, no? Be honest, pero huwag brutal. No, kapag ikaw lalo na preacher ka, sa leader ka, no, pagka ikaw nag-preach ng malalim o ng mga masasakit na salita. Okay? Ikaw muna 'yon. No? Tamihin mo muna kung kaya mong tanggapin 'yon sa puso mo. Okay? Iano mo muna, i-internalize mo. Kaya nga dapat ang preacher siya muna eh. Kung kaya niyang i-preach ito sa sarili niya, kaya niyang i-preach ito sa iba. Kaya niyang i-share ito sa iba. Ibig sabihin, di ba? Siyempre, ikaw, hindi ka naman, wala namang taong sinasaktan mong sarili mo. Right? No? Walang tao nasasaktan niya sa pamamagitan ng kanyang salita, ang kanyang sarili. Kaya, pipiliin mo ngayon yung mga salita. Hingi ka ng patnubay ng Diyos. Hingi ka ng inspiration. At Lord, i-anoint mo yung words ko. At dalangin ko, kapag sinabi ko itong mga words na to, magbabago ng buhay. Kasi instead na nabago ang buhay, nasaktan. Tapos na-open. Tapos umalis, lumayo. Nasaan na siya ngayon? Wala na. Na-stumble na siya sa iyo. Bakit? Kasi yung pananalita mo, ayusin mo. You're still with me. So, ganyan din tayo dati. No, dahil nga sa on fire, bagong-bagong leader, grabe kung mag-preach. No, masagasan kung masagasan, basta ako, I'm brutally honest. Mali yun. Anong sabi ng Bible? Buti na lang, may Biblia, no? Sabi niya, be gentle. Lalo na yung mga, kayo, alimbawa, i-invitein mo siya uli kasi matagal na siyang nawala. Huwag mo namang sabihin, katagal-tagal mo nang nawala, anong ginawa mo? Nagpasasa ka yata sa kadiliman. No? Nag-enjoy ka sa mga bagay-bagay sa kamunduhan. Naging makamundo ka na. Bumalik ka na sa Diyos. Kundi sa impyerno ang bagsak mo. Ay, patay ka. Kapag ganyan ka magsalita, kapatid. Kaya pala nangungunti ang iyong cell group. Kasi cell leader ka, kung kayo magsalita, kala mo, kung ikaw nga, hindi mo rin malulun yung mga sinasabi mo. Ikaw muna, lulunin mo muna yung sinasabi mo bago mo sabihin sa iba. Kung hindi mo kayang lunukin, huwag mo sasabihin. Okay? Huwag mong bibitawan.
Kasi we are drawing people to God. No, hindi tayo nagtataboy sa Diyos. Nagtataboy ng tao sa Diyos, kundi nagdadala tayo ng tao sa Diyos. Be gentle to all men. To all men. Mapakristiyano. Pastor, eh, kasi mature na yan. Dapat nang makarinig yan ng sermon na ganito, na ganyan. Pwede mo namang sermonan eh. Pwede mo namang pagsabihan eh. Pero wag, please, wag sa harap na maraming tao. Wag yung mapapahiya siya. Wag yung masasaktan siya ng lubusan kasi nga sa harap na maraming tao. At sa kapag binitaw mo ang salita, no, para kang sinugat yan eh. Para kang nakasugat eh. Be sure may dala kang band-aid. Rebuke, sabi nga ng Bible, rebuke with love. Ipakita mo sa kanya na yung mga sinasabi mo para, iparealize mo sa kanya na yung mga sinasabi mo para sa kanyang kabutihan. Amen ba? So magandang attitude yan. Magandang attitude yan. No? Number 3, sabi niya, oh, okay, verse, ang numbers yan. Okay, be anxious for nothing. Ang ibig sabihin niya, be worried. Do not worry pala. Do not worry. Be anxious for nothing. Huwag kang mag-aalala. No? But in everything, by prayer and supplication. So be anxious. Do not worry, kapatid. Yan ang pangatlo. Na attitude na maganda mong taglayin ngayon sa panahong ito. Huwag ka masyadong nag-iisip ng hindi maganda, ng mga negative, ng mga pangit na mangyayari. Kasi the more you think, the more you expect, and the more you expect, the more it will come to pass. Tinan mo, sabi ni Winston Churchill, when I look back on all my worries, kasi naalala niya to eh, I remember the story of an old man who said in his deathbed that he had a lot of trouble in his life, and most of which never happened. Sabi ni Winston Churchill, kapag natitempt siya na mag-alala, na mag-worry, inaalala niya na lang yung istorya nung isang malapit nang mamatay na matandang tao, matandang mama sa kanyang deathbed. At ang sabi niya, I have a lot of trouble in my life and most of it never happened. Kaya yung mga iniisip mo, hindi naman talaga mangyayari yan eh. No, kung saan-saan tumatakbo ang isip mo, coronavirus, end of the world. Oh. At mas matindi pang mangyayari. Meron pang mga variant. Oh no, mamamatay tayong lahat, mahawaan tayong lahat. Magiging zombie na lahat. No? Zombie apocalypse. Kaya mag-iingat tayo sa mga pinapanood natin. Kasi yan, nag-i-inject ng mga pangit sa ating kaisipan. So, nagdudulot yan ng mga negative sa ating isipan at puso. So, kaya naman, nagiging worrisome ka. Anong sabi ng Bible? Do not worry. Do not worry. Basta mo ang mga ibon sa himpapawid lumilipad. Ang Diyos ang nangangalaga sa kanila. Oh, yung iyong buhok bilang yan ng Diyos. Kaya huwag kang mag-iisip ng hindi maganda patungkol sa iyong buhay. Kapag umarap ka sa salamin o kaya ikay naliligo, no, magsalita ka sa iyong sarili kasi do not allow those voices na sila ang maghari sa iyo. Kasi minsan may mga narinig ka, oh, mamamatay ka na, may sakit ka. Siyempre, narinig natin minsan sa doktor, sa mga expert, ganito mangyayari. So, ikaw naman, inahayaan mo yung outside forces na magsalita sa iyo. At inahayaan mo rin ang iyong sarili, no, subconsciously, unconsciously, na nagsasalita sa isipan mo, silang yung pinapakinggan. Huwag mo. Simula ngayon, ikaw nang magsalita. Magsalita ka. At sabihin mo yung mga bagay na sinabi ng Diyos patungkol sa iyo, patungkol sa iyong kalusugan, patungkol sa iyong financial, no? Sabihin mo, God will provide for me, He will never leave me nor forsake me, I am well, I am well, I am healed in the name of Jesus Christ, and I am protected by the angels 24 hours, 7 days a week, I am covered by the blood of Jesus. Kapag yan ang mga parati mong sinasabi sa iyong sarili, kapatid, magbabago ang buhay mo. Amen? Si Lord ang magbabago ng buhay mo, pero ikaw, kapatid, ang magbago ng iniisip mo.
No, do not worry. No. Huwag kang mag-iisip ng mga negative. Okay? Pangilan na to? Pang-apat. No? Always pray with thanksgiving. Ano sabi niya? Let your request be known unto God. Tapos, with thanksgiving. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Lahat daw ng mga gusto mo, sabihin mo sa Diyos. Pero, huwag mong kakalimutan na magpasalamat. Kasi yung iba, pag lumapit sa Diyos, lahat ng gusto niya, sinasabi niya. No? Amen. Pero, hindi siya nagpapasalamat. Dapat yung prayer time natin, punong-puno ng pagpapasalamat. 80% dapat thanksgiving. 10% supplication. And 10%, unahin, in fact, ito dapat unahin mo. Yung first 10%, praise Him. Praise Him. Glorify Him. Yan. God, you are the God of heaven and earth. Yan, pagpurihin mo ang Diyos kaya maganda, may awit ka. No? Awitan mo ang Diyos sa umaga. Amen? Tapos, humingi ka na sa Kanya. And then, magpasalamat ka na. O kaya paliktarin mo, pwede kang magpas... After you praise Him, after you sing songs, or kahit kung hindi ka marunong umawit, no? At nakaka-stumble yung boses mo, magpraise ka na lang, itulam mo na lang. No? Yung, alam mo yung tumutula na ano? No? Kaya sila tumutula, yun ang talent nila, ano ba yun? Spoken word. O, di spoken word ka rin. Para hindi ka na umawi, hindi ka na mag-effort. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito. Ikaw lamang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Para wala ka nang ano, nadidisturb sa boses mo. Amen ba, mga kapatid? Okay? So, tapos, after that, humingi ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos. 80% yun. Lord, thank you so much. Ako'y ginising mo ngayong umaga ng malusog, matiwasay. Lord, salamat po. Ako po'y iningatan mo. Patuloy na iniingatan. Thank you, Lord, nakakain ako na maayos. May panlasa po ako. May panamoy po ako. Wala akong sinat. Wala akong virus. Thank you, Lord. At ako po, ang daming dapat pagpasalamat sa Diyos. Kasi ang problema, we tend to see the negative. We tend to see na yung mga bagay na pangit. Yan ang madalas natin mapansin. Kaya tuloy, madali tayong magreklamo. No, kasi ang tinitignan natin yung mga wala. Kung wala, kapatid, no, talagang wala. Humingi ka na lang sa Diyos, Lord, isang araw. Alam ko, in your proper time. Eh, wala nga eh. Hindi pag-pray mo. At kung kalooban ng Diyos, bibigyan ka niya. Sa tamang panahon. Pero pasalamatan mo, yung meron ka, Lord, salamat po. Yung mga walang anak, kalimbawa, Lord, wala akong anak. Eh, may asawa ka naman. O, di pasalamatan mo siya sa asawa mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Eh, pastor, wala akong asawa, wala akong anak. Eh, di pasalamatan mo ang Diyos dahil single ka. Diba? Amen? So, there's always... a way, there's always something to be thankful to God. No? An ungrateful person always find things that are not there and tends to be dissatisfied. Yan parating yung nakikita yung wala. Yan ang ingrata, ingrato. Kaya kung anong meron ka, pasalamatan mo ang Diyos. At kung wala ka pa, huwag kang nag-aalala, darating ang araw, ipanalangin mo, perfect time, ibibigay ni Lord. Hindi yung reklamo ng reklamo ng reklamo, masama yan. Hindi magandang ugali yan ng isang Kristiyano. At yung mapuna, puna ng puna, walang nakitang tama, panay mga mali. Lalo na sa mag-asawa. Eh, inasawa mo yan eh. No? Inasawa mo kasama pati yung mga weaknesses niyan. Pati yung mga napupuna mo sa kanya, pati yun. Sabi nga ng Bible,
Kapag mag-asawa na kayo, iisa na kayo. Kaya kung pinupuna mo ang asawa mo, pinupuna mo na rin ang sarili mo. Amen. Kapag inaaway mo ang asawa mo, inaaway mo sarili mo. Oh, away pa more. Away pa more. Puna pa more. Oh. Kasi nga, hindi ako galit ha. Ang nakikita mo parate, yung pangit. Ang nakikita mo parate, kahit pangit pa yung taong yan, may maganda sa kanya. Ang ganda naman ng hugis ng mata mo. O kaya ang ganda naman ng kulay ng skin mo. Kulay chocolate. Wow. Diba? Hindi, there's always something to be thankful to God. Thank God sa iyong asawa, sa iyong anak. Thank God sa iyong boss. Buti nga may boss ka eh. Thank God sa trabaho mo. Kaya kung wala kang trabaho, oh thank God, nasa Dubai ako, nakatambay. Hindi sa Pinas. Amen. O kayong mga nandyan sa Pinas, thank God, wala na ako sa Dubai. Dahil sa Dubai, dami kong utang. Dito, praise God. Pinaalis ako sa Dubai, wala na akong utang, kinansel na lahat doon, at hindi na ako makakabalik doon, in-iscan na ako. Thank God, makakapag-umpisa ako muli dito sa Pilipinas. Amen? O, pasalamatan mo siya, nag-a-apply kang pumunta ng Canada, o, pumunta ng Australia, punta ng New Zealand. Hindi pa dumarating, pasalamatan mo si Lord habang naghihintay ka. Kasi yung while you're waiting, very crucial yan. Yan yung mga times dapat na mayroong kang trust kay Lord at nagpapasalamat ka at naghihintay ka, yung faith mo hindi nagbabago. Amen? Amen? Kasi dun sa times na yon, sa paghihintay mo, dyan nagkakaroon, dyan kumikilos ang Diyos. No? Yung paghihintay mo, yung pag-wait mo, yan, gumagawa dyan ang Diyos. Hindi mo nakikita. Kaya pasalamatan mo ang Lord. Kung wala pa, pasalamatan mo siya. Kung hindi pa nangyayari sa buhay mo yan, pasalamatan mo siya. Kasi may ginagawa na ang Diyos behind the scene. Amen. Amen. Okay? Kaya mag-pray ka dapat at punong-puno dapat ng pasasalamat yan. Yung prayer mo. And last, number 5, always think positive. Ano sabi ng last? Ano sabi ng last? Yung verse 7 muna. Pakita mo, kapatid, yung verse 7. Sabi niya, saan na tayo? Yan. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya, ito kapag pre-practice mo daw ito, ito ang magandang effect sa buhay mo. Yung peace of God, amen, which surpasses all understanding, will guard your hearts. Yan yung peace na nagmumula sa Diyos ay babantayan niya ngayon ng puso mo, isipan mo. Oh. Kaya hindi basta-basta makakapasok ang negative, hindi basta-basta makakapasok ang mga bad forces, mga evil forces sa isip mo, sa puso mo. Amen? Dahil ginagawa mo ito. Thankful ka, rejoicing ka, hindi ka nagwo-worry, no? Ano pa? Ikaw ay okay, hindi nagwo-worry, nagpapasalamat sa Diyos, gentle ka, and then lastly, okay, is having a positive mental or mentality, positive thinking, always think positive. Ano sabi ng verse? Sa last, yung verse 8, itong pinakamaganda sa lahat na verse. Sulat nyo sa wall nyo, sulat nyo, ilagay nyo yan, dyan sa inyong Facebook. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, say natin yan ha, whatever things are true. Ano daw yung mga bagay na totoo, yan ang isipin mo, ano ba yun? Yung mga nasa Bible, totoo yun. Yung mga nangyayari sa paligid mo, facts. Pero yung nababasa mo sa Biblia, truth. Sometimes, yung truth hindi pa nangyayari, pero doesn't mean hindi mangyayari. Kasi yung facts, kapatid, nangyayari na yan, pero pansamantala yan. Samantalang yung truth, yan ay for eternity. The Word of God.
Kaya kung anong pangako ng Diyos doon sa Word of God, pangawakan mo, yan ang truth. No, huwag kang babase sa mga nasa paligid mo. Doon ka basa, bumase sa iyong nababasang pangako. Tama po ba? Tama ba, mga kapatid? So, choice yan. No? At kapag yan ang inisip mo, maganda ang action na yan ang nalalabas sa iyo. Amen? Oh, ano pa? Whatever is noble. Noble ba? Whatever is yan, noble or honorable. No, dapat yung mga moral principles, high moral principles, and ideals. Yun ang iniisip mo. No? Ano yung sinabi niya? Successful people thinks of ano, average low people, okay, unsuccessful people thinks of people. Yan ang iniisip niya. Ang mga, yung mga tao daw. Okay? Average people thinks of situation. Okay? But successful people, okay? Successful people thinks of ideas. Yung mga high moral principles and ideas. Yan ang isipin mo. Honorable and worthy of respect. Dapat yan ang pumapasok sa isipan natin. Amen? Whatever is honorable, whatever is just, matuwid. Ano yung katuwiran? Ano yung righteousness? Ano yung mga dapat, mga karapat-dapat? Mga nababasa natin sa Word of God, mga sinisermon ni Pastor, yan ang ating mga iniisip. Whatever is pure. Huwag tayong mag-iisip ng mga basura. Huwag nating hayaan mo na lumagpas lang yan. Pero huwag mo naman i-entertain. Do not entertain thoughts na marumi. Kasi minsan yung mga napapanood natin, napapakinggan natin, mga madudumi yun. At kapag in-entertain natin, may chance yun na pumasok sa isip at puso mo. Whatever's pure, whatever is lovely, ano daw yung kaibig-ibig sa isang tao, hindi yung pangit sa isang tao ang iniisip mo. Kaya yung mga tamang hinala, nako, yung mga suspecha ko yan. Yung mga suspicious, yung mga nagsususpecha ka parati, nanghihinala ka parati, na parang ang iniisip mo, may demonyo rito, may demonyo, may kawan ng kaaway dito. Tindan mo yung ugali niyan. Yan. Hindi mo alam, no? Habang nagaganyan ka, yung ugali mo naman ang hindi maganda. Kasi napupulyot ka. Okay? Whatever's good report, huwag bad report. Whatever is virtue or excellent and praiseworthy, yung kapuri-puri. Ano sabi niya? Meditate on these things or think of these things. To change your life, you need to change your attitude. To change your attitude, you need to change your thinking. Amen? Amen? I will repeat, God will change your character, but you have the responsibility to change your attitude. Nasa iyo yan, kapatid. Pinipili yan, kapatid. Kasi dyan lalabas yung magandang actions. Nandiyan pa ba tayo? At magkakaroon ka na results na maganda sa iyong buhay. Bakit ka successful? O, nawalan ka ng trabaho, nakahanap ka ng trabaho na mas doble. Kasi, nag-expect ka, masaya ka parati, you are grateful to God. Hindi ka nagre-reklamo, kaya ang Diyos natuwa sa iyo, binigyan ka niya ng mas magandang trabaho kaysa dati. Amen? O, mga problemang dumarating sa buhay mo, you still choose to be rejoicing. Not to be pitiful or regretful or bitter. Yan. Iwasan natin yung mga maling ugali yan, yung bitter ka.
yung jealous ka, no? Yung jealousy, alam niyo yan? Yan yung lalagay sa bintana na salamin, jealousy. Ah, jealousy pala yan. No, wag ganun. Iwaksin natin yan, alisin natin yan, yung selos, yung mga maling kaisipan, temporitis, alisin natin. No, sa isip yan eh. No? Eh, lalo na yung tampo mo sa pastor mo, sa leader mo, o sa cell leader mo. Ayan, tuloy, nagba-backslide, o na-stumble, o umaalis sa fellowship, nawawala sa cell group. Bakit? Kasi pinagharian ka ng mga ganyang kaisipan. At nag-develop yan ng hindi maganda sa iyong attitude. At ang pangit, bumabalik ka na sa dati mong buhay. Nagbibisyo ka na ulit. Nagiging malaswa ka ulit. At nagkakaroon ka. Yung binago na ng Diyos ng pagkatao mo, kasi pinako ng kasama ni Kristo na matay na yun. For I am crucified with Christ, sabi ni Apostle Paul, nevertheless I live, but Christ lives in me. The life I live by faith, the Son of God who loved me and gave His life for me. Galatians 2, verse 20. Eh, kaya lang, dahil sa hindi mo nababantayan ang ugali mo, bumabalik ka sa dati mo, nagmumulto yung dating ikaw. Nakita na ba kayo ng Kristiyanong pinagmumultuhan siya ng dati niyang buhay? Na inilibing ng kasama ni Kristo na matay na naipako na, ngunit nag-resurrect. So, beware. At mag-uumpisa yan sa pag-uugali. Amen. I hope na bless kayo. Next week, yan, aralin naman natin kung ano yung ang aking share naman. It's all about sa Old Testament yan. Ang tabayanan ninyo. A different attitude. Okay? So let's pray. Thank you so much for everyone, Lord. Lahat ng nakinig, lahat ng nag-tune in sa Facebook, sa YouTube, lahat ng mga nagko-comment, lahat ng mga, Lord, nag-share, I pray and I declare, continue God to bless these people. At tulungan mo kami na mabago namin ang aming mga pag-uugali at piliin namin yung mga sinabi mo sa iyong salita, especially here in Philippians 4, verse 4 to 8, na kami ay dapat rejoice, nagre-rejoice, parate, kami ay hindi nag-worry, kami ay parating gentle, thankful, and most especially, Lord, kami, ang aming kaisipan ay positive, always positive. Kahit na po may pandemic, kahit may crisis, we will always be positive. Yung words namin, yung actions namin, Lord, lalabas dyan mula sa aming thinking attitude. Kaya tulungan mo kami dahil gusto namin ang buhay namin magkaroon ng mga magagandang result. Thank you, God, for this wonderful truth that we've learned from you, Lord. Bantayan mo ang aming buhay. Lord, guard our minds and our hearts through your unshakable peace, especially in this season of pandemic. Thank you. Continue, God, to bless your people. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you shalom peace in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you so much. We love you all. We miss you, UAE. We miss you, Abu Dhabi, Sharjah, and Dubai. See you next week. God bless you. Bye-bye, bye-bye. Shalom, shalom. I'm not sure if I'm going to be able to do that.